Shoutout kay Payong. Ayan. Kapit natin ng aircon. Repair ng aircon. Hindi ba pwede yung ano? Yung ordin na yung tangka ng shilin? Hindi ba pwede yung ganun? Ano? Shilin? Hindi pwede gamitin dyan? Pwede sa parang pag wala na tayo yung kalaw, paglutuan. Okay, yun na lang gamitin ang pangalaw. Lumalit lalo yung kanin. Prion. Yan, naga prion. Salamat sa ating mekaniko. Mekaniko. Okay, habang may ginagawa yung ating mekaniko, kwentuhan muna tayo dito tungkol sa crane. Ayan. Ayan. Okay, mga tol, may tatanggal sa inyo at kung wala pa tayong ginagawa, kung wala kayo lang. So, pag-usapan natin yun, ano raw ba yung madaling gamitin na crane? So, kung magkakaroon ng comparison, halimbawa mobile crane to tower crane, at yung sa mobile crane naman, anong klase ng mobile crane ang madaling gamitin? Actually na, para sa akin lang naman, bago pala umpisaan, shoutout pala tayo. Ano, shoutout? Shoutout nga pala! Shoutout kay Ariel Delgado, galing kay Boyet Saniel. At shoutout na rin kay Kopiyosiko, yung unang nag-comment. At shoutout na rin kay DJ Bells, pa-shoutout galing kay Sir Carding Bermudez. So yun nga pala, kinukumusta ko si Sir Carding Bermudez. Medyo wala akong bagong update kay Sir Carding, pero sana soon makita natin uli siya. Okay mga tol, no? So comparison lang tayo, anong crane ang madaling gamitin. So actually mga tol, hindi naman talaga porque pag sinabi yung madali yung mahirap. Pagdating sa crane, wala naman talagang mahirap madali. Lahat naman yan mahirap gamitin, lalo na kung hindi mo unit at hindi ka pa sanay. At lahat naman yan madali gamitin kung sanay ka na, syempre. Alam niyo na, walang mahirap sa marunong. Ang pinagkatalunan na lang dyan yung hirap nung trabaho at nung responsibilidad. Bali, yun na lang siguro ang pag-uusapan natin. So, pagbanggain muna natin yung mobile crane sa tower crane. Anong mas mahirap sa dalawa? Pagdating sa operational, mas mahirap gamitin yung mobile crane. Kasi nga, tulad yan, marami tayong pipindutin. Maraming sable, lahat ng parte ng katawan mo gumagana, paa, kamay, utak, mata, etc. Lahat, bla bla bla. Pagdating naman sa tower crane operator, mas madali siyang gamitin kasi dalawang sable lang ang ginagamit. So, dalawang kamay mo lang ang gumagana, tsaka utak. At maliban doon, yun lang naman ang ikinadali ng tower crane. Pero, ang risky, mas mahirap ang tower crane compare sa mobile crane pagdating sa risky. Ayan, bakit ko sabi mas mahirap? Para sa akin lang naman ito, no? Naging mahirap ang tower crane unang-una dahil akit-baba ka sa taas. Yun pa lang, pag akit-baba pa lang sa taas, risky na yon, napakahirap na nun. Hindi naman totoo napakahirap na kung sanay ka talagang umakyat. Pero kung may edad ka na, pumapalo ka na lang 50 pataas, siguro ramdam mo na. Yung iba tamad na umakyat, yung mga master natin, no? Yung mga senior operator natin. Pinapaubayan nila sa mga mas bata-bata yung mga pag-akit sa tower crane. Iba nga nagre-rigger na lang yung mga senior operator na. Ayaw na nila umakit ng tower crane, gusto na lang nila mag-rigger na lang sa baba. Total, parehas lang din naman ang sahod, di ba? Yung pang ibig ko sabihin na ano, doon lang naman nagkakatalo. So, balik tayo. Naging mas mahirap naman sa tower crane, yun nga, syempre, risky, mas risky. At kung sakaling magkamali ka, halimbawa pumasok yung tatawag na overload o disgrasya, isipin mo yung babagsakan mo, taas. So, nasa 10 palapag ka, imagine. At nagkaroon ng disgrasya dyan, 10 palapag ang babagsakan mo mula sa taas hanggang baba. Parang isipin mo na lang, ano na lang matitira sa'yo nun. Buenas ng ma... Ilan na rin yung kakilala kong crane operator na awa ng Diyos, nakasurvive pa rin, no? Pero syempre, nagkaroon sila ng mga injury. Ayan. Pabanggitin ko pa ba yung mga ano? Hindi ko na pabanggitin ko sino yung mga operator na yun, na mga nakakilala ko. May tatlo akong kilala na nabalian ng ano, na disgrasya ang crane. Ayan, nagkakadisgrasya, lalo na yung jack up. Sumasabli sa jack up. Yun pa pala, isa sa mayroon sa pagiging tower crane operator. Kailangan, familiar ka sa pagja-jack up. So, yun. Siyempre, yung jack up isang napakadelikado ano rin yan. Dahil pinuputol yung pinakamas niya. At maliban doon, sa pagod sa trabaho, mas nakakapagod din mag-operate ng ano, mas nakakapagod naman mag-operate ng tower crane. Lalo na kung parehas lang naman full blast sa baba, full blast sa taas.
Ibig ko sabihin na full blast yung talagang hataw na sa trabaho, no? Hataw sa trabaho. Kasi pag ang tower crane pumataw, halos ihilang ang pahinga nyo yan, sir. Halos di na nga kayo makatae. Ihilang ang pahinga nyo. Noong time na nagtatawag ko ng operator ako, tuwan-tuwa na ako pag nakanakaw ako ng isang oras na pahinga. Ayan. Noong time na yun, ha, talagang busy ang crane operator pagdating sa tower crane. Lalo kung mahaba ang boom niya, mga 60 meters ang boom. Kasi ang nagre-range lang, 40 meters to 60 meters ang mostly haba ng, ang haba ng tower crane. So, 60 meters na yan, paikot, 360. Lahat yan, paglilingkuran mo. Kakapasabit mo pa lang, pila-pila yung mga nagpapasabit sa'yo. So, yun ang sinasabi kong ihilang ang pahinga mo pagdating sa, pagdating sa tower crane. Maliban na lang kung patapos na yung project, yan, medyo siyempre, di may, kahit saan naman medyo may ayahay. Yun, swerte kong ganun, pero kung kadalasan full blast, mas mahirap talaga ang tower crane, mas matakos siya sa trabaho compare sa mobile crane sa baba. So, naging nahirap naman ang maging mobile crane, gawa nga nung yun, tiro din, gawa nga nung tulad ng sinabi ko kanina, naging mahirap naman ang mobile crane kasi nga, marami kang pipindutin, lalo na kung raptor rin ang hawak mo, medyo pag nakapasok ka sa isang cabin, tulad itong cabin ko, parang isipin mo, ang dami pipindutin naman ito, nakakalito. Compare sa tower crane, dalawa lang ang gagalawin mo. Maliban dun sa panel board, ha, yung control panel ng tower crane. Kasi tataas mo lang naman lahat ng tawag ito. Lahat ng contactor, tataas mo lang naman yun eh. Sa mga hindi, binabanggit ko ito sa mga hindi pa familiar, so kahit paano magkakaroon kayo ng idea, no? Na isipin nyo, ay dito ako kasi mas madali rito, ay dito ako kasi mas mahirap to. So walang ganun, lahat yan mahirap, lahat yan madali. Depende sa trabaho. So sinasabi ko lang yung anong pagkakaiba. Balik tayo, naliligaw na ako. Sa mobile crane, maraming pipindutin. At pag nagsiset up, syempre pagkada lifting mo, pagtapos mo maglifting, minsan setup ka na naman sa iba, lipat ka na naman. Compare sa tower crane, nasa isang lugar ka lang pag nag-ooperate. Sa mobile crane, palipat-lipat. So mahirap mag-setup, lalo na kung masikip. At kung maputik, yun pa isa madugo sa pinakaayo ng mga operator, yung mga maputik. Lagi nababalaho, sakit sa ulo, lakas pakasunog ng lining. At laging madali naman ulit tayo sa tower crane. Asan na ba tayo napunta? Okay, putulin ko muna. Okay, naging madali naman ang tower crane kasi nga, dalawa lang ang sabling ginagalaw niya at nakaplastar lang siya sa isang lugar. So, dun lang siya naging madali. Nakaplastar lang sa isang lugar, paikot-ikot, tatlo pang magpapalifting, andun. So, minsan kung nagkakatamaran pa bumaba, yung mga pagkain pinapasabit na lang, no? Nilalagay na lang nila sa lubid. Ang problema na lang kung paano kadudumi. Yung iba, nilalagay nilang sa supot. Oh. Real talk yan, mga tol. Yung mga tower crane operator, pag tinatamad ng bumaba, meron niya mga plastic sa taas. Ilalagay na lang nila sa plastic. Tapos kung ibabato na lang nila kung saan yan, mga tol. kung malayo ka naman sa city, yung iba pinabubulok talaga, hinahayaang mabulok sa taas hanggang sa matuyo, hanggang sa mawala ng amoy, tsaka itatapon. Pero kung open naman, yung halimbawa medyo may mga talagang hindi naman yung lugar na yung mga parang tulad dito na na bundok, mga ganyan, pwede naman ihagis. So yun nga. Tapos pag umiihi sila, minsan nag-shower, ganyan. Yung iba may pag sa mga city ka naman, bawalan dugyot, syempre. Yung iba nagbabawang talaga ng mga galong-galon. So, puro ihi yun. Pinatapos nila yung pag-gabi. Kaya, yung mga laborer dyan na nakikinig, huwag kayong mamashell sa paligid ng tower pag-gabi. Dahil umuulan lagi dyan. Real talk nyo. Medyo lumilig na yung buti na lang. Nakayos ng mekaniko natin. Medyo okay na yung airco natin. So, ilang pa masabi ko pagdating sa banggaan ng tower crane sa... Comparison pala, bangga, tuloy. Comparison ng tower crane sa mobile crane. So, nagkakaiba lang naman sa pag-operate yung view. Siyempre, iba naman yung view dito sa baba. Medyo parang mas kita mo siya. Compare sa tower crane. Kung sanay kayong mag-operate ng blind spot, napakasarap sa tower crane kasi kahit nakahiga ka lang ng ganyan, nakapagtrabaho ka kahit nakapigit ka, nakikita mo lang yung narinig mo sa radio. So, ganun siya. Hindi nakakantok minsan ang tower crane kasi nakikinig ka lang sa radio. Pag sinabing baba, kahit di ka nakatingin, baba. Pag sinabing habol labas, habol. So, easy. Easy lang siya. Doon lang siya laging madali.
mobile crane tayo ngayon. Raptorine, track mounted, tsaka crawler. So, anong madali sa tatlo? Tulad yung sinabi ko, wala namang madali dyan, walang mahirap sa marunong. Ang paglalabanan na lang natin ngayon ay yung hirap ng trabaho. Para sa akin, ang pinakamahirap na trabaho dito sa tatlo ay yung crawler. Ba't ko nasabing crawler? Kasi mga tol, ang crawler talaga, ito talaga pandigmaan na crane to eh. Madalas itong ginagamit mga crawler. Yung mga lalo, yung mga lumang, ano? Mga lumang mga lumang modelo na mechanical. Nako po, napaka madugo gamitin niya. Ang hirap gumamit ng mechanical. Kaya ang mas sana dyan yung mga senior operator, sana yung nagumamit ng mechanical yan kumpara sa mga tulad natin ng mga baguhan na sana tayo sa mga hydraulic. So, yun nga. Bakit naging mahirap para sa akin ang crawler crane operator? Naging mahirap siya dahil sa uri ng trabaho. Ang madalas kasi na trabaho ng crawler, eh, andyan yung pile driving. Ayan, madalas si crawler ang gumagawa niyan. Kasi yan, malakas makabuhol ng kable yan eh. Tsaka matagtag, kailangan dyan yung lattice. Crawler na lattice, kasi yung pag-telescopic, kawawa yung telescopic pagtagtagan. May pwedeng magkaroon ng tendency na mag-crack yung telescopic. Pwedeng masira at mabalian. So, hindi maganda sa telescopic ang nagbabibrate yung nagbabibrate. Mas maganda talaga sa kanya yung lattice. Sa lattice boom. So, madalas naman na lattice is yung crawler. Maliban na lang kung track mounted na lattice, yun, pang-usapin na naman yun. Yun ang mga ayokong in-operate. Bakit ayokong i-operate? Dahil nga sa uri ng trabaho. Ayoko na nagpa-pile driving. Kasi mga tol, alam nyo yung pile driving kung hindi kayo pamilyar. Ayun yung nag-ano ka ng, ano, ng sheet pile. Nagbabawa ng sheet pile, board pile, basta may binabawa ka, mga pilote, ganyan. Buong araw yun, babantayan mo. Hanggang bumaba, tag-tag-tag-tag. Yung nangangin, buong 8 oras mo dun iikot. At ang pinaka-disadvantage nun, bihira nag-overtime yung mga ganun. Lalo na kung sa city kayo nagtatrabaho, ha? Kung sa city, syempre, alam niyo naman, iskandalo, di ba? Bawal yung mga maingay, re-reklamo kayo ng mga kapitbahay. So, bawal yung maingay. At re-reklamo ka ng kapitbahay. At yun nga. Pangalawa, yung clamshell. Anong trabaho ng clamshell? Madalas yung mga nagde-dredging. So, ang hirap din nun. Buong araw ka, gumagana yung ano mo, parehang pre-pull mo. Gumagana yung dalawang paka, dalawang kamay mo. Yun yung, kung di kayo pamilyar na yung clamshell, yun yung parang pinaka, ano, clam, yun nga, speaking clam. Naguhukay ng lupa sa ilalim ng tubig kasi madalas hindi naabot ng bako eh. So, kaya kung di kayo ng long arm na bako, doon nagagamit ng ano na, ng clamshell na, kaya tawag na dredging. Madalas sa mga pier, sa mga tabing dagat, yan. O kaya mga sapier na nagkahawling ng mga asin, yan. Clamshell yan. Gano'ng kahirap ang trabaho niyan? Yun, napaka-busy. Busy-busy ka yun pag nagka-clamshell ka. Nakaka-urap, doon ay ikot ang mundo mo. Buong araw ka mag-ganyan ng ano, yun ang pinakaayo ko. So, depende naman kasi, no? Pamaya ka rin ko kwento na, ba't ko nasabing mahirap yung gano'n? Di naman sa sinasabing tamad tayo mag-operate ng gano'n, no? Kasi syempre, ibabagay din natin yung sahod natin sa uri ng trabaho. Mamaya ko paliliwanag to. So, yun nga. Ano pa ba ang mahirap sa crawler? Maliban doon yun lang naman, unang di nakapag-overtime dahil sa hirap ng trabaho yun, tapos puro clamshell, hataw ang trabaho, busy-busy. Pagdating naman, saan naman naging madali ang crawler? Napakadali naman ang crawler kung sa madali lang gamitin. Wow. Unang-una, hindi mo na kailangan mag-setup sa labas, hindi mo na kailangan mag-setup ng outrigger. Di ba? Ay nakagandaan sa ano, i-extend mo lang yung trigger ano mo, yung trackpad mo, ready to operate ka na. Itutupin mo yan pag magpupulot na uli kayo. Pero pag nag-umpisa kayo ng trabaho, lagi naka-extend yan. Never yan nire-retract. Naliba na lang kung papasok kayo sa pasikip. At, baka pag pick and carry siya, yun ang isa sa mga madali sa isa sa mga madaling proseso sa crawler crane. Lahat ng gusto niyang sabitan, pwede niyang i-travel. Yun nga, nag-pick and carry. Hindi mo na kailangan mag-setup ng marami dahil nga pwede niyang i-travel. Yun ang isa sa mga madali pagdating sa pag-operate ng crawler. At, ano pa bang madali sa crawler? Yan, travel. tutulak mo lang yung ano, ang bagal niya pag tumakbo. Yun lang. So, yun lang po masabi ko tungkol sa crawler. So, track mounted naman tayo. Pangalawa sa akin na mahirap is yung track mounted. Bakit naging mahirap ang track mounted? Dahil sa laki.
compare mo yung parehas na 25 tonner na rough terrain at 25 tonner na track mounted, di hamak na mas malaki yung 25 tonner na track mounted. Iisipin mo, akala mo 50 siya. Akala mo 50 tonner o 30 tonner. Yung pala, magkasingan na lang sila. Kasi maliit lang tignan itong ano, rough terrain eh. At yung track mounted, syempre, ikaw na yung magbabiyahe, ikaw pa yung driver, ikaw pa yung operator. Pag nakapagod siya, no? Lalo kung madidestino ka lang malayo, pagdating mo nun sa pagdidestinoan mo, kararating mo lang, ikaw pa kagad mag-ooperate. Maliban lang sa ibang company, siguro sa ibang company, meron talaga sa ibang company na ano, na hiwala yung driver at saka operator. Lalo sa mga rental. Pag biyahe, may driver yan, sarili. Pag-ooperate, pababayaan kanya na doon, ikaw na yung operator at saka driver. Tapos pag-uwi, ganun din. Kukuha na ng panibagong driver, siya mag-ano. Kumbaga, hiwala yung driver at saka operator sa ibang company. Pero meron naman na, ikaw talaga lahat. Minsan sa'yo talaga, pag destino ka, kararating mo pala, operate ka lang agad, yun lang naman ang mahirap sa pagiging track mounted operator. Pangalawa, setup, hiwala yung driver seat sa operating cabin. Siyempre, pag nag-operate ka, bababa ka na naman, mag-setup ka ng outrigger, akit ka na naman sa pangalawang cabin. Pagtapos yung mag-operate, bababa ka na naman, mag-setup ka uli, retrap, balik ka na naman sa driver seat. So, yun na naman naging mahirap sa kanya, no? Tapos sa mga masikipan nga, medyo kailangan siya sa masikipan kasi nga sa haba niya. Ang hirap niyang hanapan ng pwesto. Hindi naman sa sinasabing tamad akong tao, no? Pero syempre, yung ibig ko sabihin dito, yung ibagay din kasi natin yung sahod natin, kumbaga sa, ibagay natin yung sahod natin sa trabaho natin. So, sana nintindihan niyo ibig ko sabihin, no? Kukuha ka ng offer na maliit, tsaka ng malaki. Parehas lang naman ang sahod nyo. So, syempre, sa kanino ka pupunta? Doon ka na sa mas nadadalihan ka, diba? So, pero kung habol mo talaga yung matuto pa lang, okay yun. Walang issue dun. So, sarili ko lang naman ang opinion yun. Kung talagang gusto mong makahawak ng malalaki, tutala ko gusto ko rin talaga makahawak ng ganun, mga malalaki. Pero kung bibigyan din naman ako ng maliit, siguro experience, okay. Pero hindi ako magtatagal. Mananatili pa rin ako dito sa, siguro sa maliit na crane, na mas ano yung sahod sa akin. Kumbaga, bagay na bagay yung sahod ko. Na maliit lang ang crane mo, maliit lang sahod mo, okay na yun. Kung para sa malaki ang crane mo, sahod mo maliit, as ang trabaho ang hirap, risky, magdi-dredging, clamshell, gano'ng kahirap yun. Halos ihi lang ang pahinga mo ron. Lahat ng katawan mo gumagana, paa, kamay, utak, focus ka pa. Para sa akin naman, ang pinakamadaling gamitin para sa akin ay yung pakasanayan natin, rough terrain. Yan, ito pinaka ano talaga, pag nag-apply ako, ang hinahanap ko talaga kung may pagpipilian ako, kung may choice ako, ang gusto kong i-operate talaga is rough terrain. Kasi yung unang-una, lalo yung maliit, tulad ito, gamit ko 25 tonner lang, madali lang siyang gamitin kahit sa masikipan. So, dahil nga sa tulong ng four steer, madali siyang isiksik kung saan-saan, mas madaling i-operate. Pag nag-setup ka ng outrigger, di mo na kailangan bumaba, dito ka lang sa taas. So, ganoon na yun ang kinaganda ng rough terrain. Medyo nakakaano na siya tignan. Mahirap lang siyang tignan kasi nga pag sampa mo, makikita mo ang daming pindutan. Compare mo sa pindutan ng track mounted, konti lang ang pipindutin doon. Ito, maraming pipindutan na hindi naman lahat magagamit. Pero lahat yan ang kailangan, hindi lang madalas gamitin. So yun lang kaibahan nila. Malulula ka lang tumingin kasi ang daming pindutin. Pero madali lang talaga siya yung dada kung nagamit mo na. At yun nga, yun nga ang ibig sabihin, dito lang ako sa taas. Kung gusto ko mag-setup ng road trigger, dito lang ako. Pwede rin naman ako mag-pick and carry kung kinakailangan. At mas maano ko dito yung trabaho nito. Siguro mas matakaw sa overtime kasi nga maliit. Ayan. Kasi bihira ka lang makita ng Makita ng talagang giant na siguro mostly dito sa Pilipinas. 80 tons ng pinaka rito sa Pilipinas Madalas gamitin na rough terrain. Pagdating sa mga 100 tonner pataas, madalas dyan track mounted na. So mas maganda naman yun kasi nga mas in demand naman ang sahod nun. At yun pa pala siya sa dahilan. Ba't gusto ko ang mobile crane sa tower crane kasi ang tower crane, mas in demand pala ang sahod ng mobile crane operator kumpara sa tower crane operator. Ayun. Ba't gusto nang sabing in demand kasi nagkakaroon ng, kung mas malaki ang unit mo sa mobile crane, madalas mas malaki ang bigay. Dito lang sa tower crane, madalas, yun na naman ang isa lang naman ang nila
Depende naman sa company nagpapasahod ng malaki sa bihira na depende naman sa company ang magpapasahod ng maganda pagdating sa tower crane operator. Yeah. So madalas pare-pares naman sila compare sa mobile crane. So, ito mas gusto ko itong maliit kasi nga kahit sa mo siya isiksik, okay, compatible siya. Easy. Ano pa ba? Ano ba nagustuhan ko dito sa Raptorin? So, pag nasanay ka naman gumamit ng Raptorin, parang napakadali na rin lang sa'yo. Mag-setup ka, mag-travel ka kung saan-saan. Kung malayuan, sasampa mo lang siya sa truck, iwanan mo na dun. Kasi bababa mo lang ulit, yun lang naman. So, para sa akin, yun lang po muna masabi ko, no? At sa mga nanonood pala dyan na crane operator din, ha, pwede kayong mag-comment down sa baba kung para sa inyo ano mas madaling gamitin. Kung Raptorin ba, o truck mounted, o crawler, o tower crane. So, comment kayo sa baba at pag-usapan natin yan. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin, no? Sakto. Okay na yung aircon ko, tapos na. Pwede na akong bumalik sa trabaho. Salamat, kita kids, next vlog.